Ayan mga Manoy. So dahil hindi tayo nakapunta sa Daang Kalikasan, dito tayo sa Daang Katutubo pumunta. So eto daw yung highest point dito. So inaakyat namin yung ano, yung view deck. And napakatarik. Nakakapagod sa tuhod. So buti na lang hindi ako nagulam ng munggo kahapon. Ang taas. Eto. Nakakapagod mga Manoy. Sobrang tarik ng aakyatin ng motor nyo. Siguro ko nasa 35 degrees. So ayan. So eto na nga mga Manoy, andito tayo ngayon sa Mapita View Deck. Isa ito sa mga highest point dito sa Daang Katutubo. Lahat naman ng pagod sa biyahe papunta dito sa Mapita View Deck ay mawawala pagdating mo dito. Lalo na pag nakita mo ang breathtaking views at nalanghap mo yung sariwang hangin. Yung view deck sa likod ko ang pinakamagandang spot para mag-picture at mag-video sa lugar na ito. Sa kasalukuyan ay mayroong nagaganap na pre-nup picture taking, so hayaan na muna natin sila and congratulations sa inyong dalawa. Ito ang makikita mo pag nasa view deck ka na, kitang-kita mo yung buong bayan ng Pangasinan at yung daan paakyat dito sa Mapita View Deck. Meron pang matataas na bundok dito, katulad niyan may tower at yung nasa dulo, kaso walang daan na papunta dyan. At dito naman ay makikita mo yung daan papuntang Santa Cruz Zambales na sa kasalukuyan ay under construction pa din. At ang isang kalsada pa dyan ay mag-intersect papuntang Daang Kalikasan. Maganda sana mga Manoy kung pwede ang overnight camping dito. So tingin ko napakaganda ng view dito lalo na paggabi at maliwalas yung panahon. Kitang kita mo yung mga bituin sa langit at yung mga ilaw sa kabayanan ng Pangasinan. Ito naman yung daan papasok sa Daang Katutubo. One lane lang po ito galing sa main road. Pagkagaling ka ng Aguilar Town Proper, kakaliwa ka papasok sa isang maliit na kalsada. And after more or less 1 kilometer, mararating mo na itong 2 lanes na kalsada na bagong gawa ng DPWH. Pagpasok mo dito ay halos puro punong kahoy ang makikita mo at fresh air ang malalanghap mo. Ang gaganda ng kurbada dito mga Manoy. Yun nga lang, hindi ka pwedeng mag-banking kung marurot dito dahil mabuhangin at madulas yung kalsada. Dahil nga sa under construction pa, maraming truck ang dumadaan dito na may dalang buhangin at bato. So yun, ang mga hulog dito ay nagkalat. So ingat sa pagdadrive at huwag kaharurot sa mga parte ng kurbada dito. Sa part na ito ay puro pakyat na ang kalsada at may mga sharp curve pa. Kung mapapansin nyo, ang dami talagang buhangin na nagkalat sa kalsada. Kaya be careful sa pagpapatakbo at sa pagliko sa mga kurbada. Sa buong biyahe ko dito, paakyat, ay halos first gear and second gear lang ang gamit ko. Dahil sa mabigat yung motor ko, meron pa akong back ride. Ang part na ito ay medyo mataas na, kaya pag tumingin ka sa gilid, makikita mo yung kabunduban na katabi ng mga roads na ito. Halos nasa eye level mo na rin yung mga ulap. Bihira ang kabahayan dito at wala ring street light. Kaya kung babiyahe ka ng gabi, medyo risky. Kaya dapat mayroon kang kasama. Be mindful din sa mga nakakasalubong mo dahil yung mga lokal na nagmumotor dito ay halos mabibilis magpatakbo at wala pang mga suot na helmet. Pagdating sa part na ito ay hindi ko na masyadong ikakat yung videos dahil gusto kong makita nyo yung mga kurbada at yung mga paakyat. At gusto kong mapil nyo na kayo yung bumabiyahe at kayo yung nagdadrive ng motor ko. Maganda sana kung meron tayong drone shots dito, sigurado akong kitang-kita natin yung kagandahan ng lugar, noong daan at ng kalikasan. Super sarap talaga ang feeling habang nagmumotor paakyat sa lugar na ito.
Nawala ang pagod ko sa biyahe mula Paranaque hanggang Pangasinan. Napalitan ang excitement at tuwa dahil sa kagandahan ng kapaligiran na aking nakikita. Pinapanatili ko yung takbo ko sa 40 kph to 50 kph para ma-appreciate ko yung tanawin sa daraanan. Advice ko nga pala, pag may angkas ka, sabihan mo dapat naka-lean forward palagi para yung weight distribution ay balanse. Kaya panoorin at enjoy mo itong ating biyahe.
pagdating natin sa part na ito ay putol na ang kalsada. Kaya nagdalawang isip ako kung tutuloy pa o hindi na. Baba. Baba. At ayan na nga at may nakita akong sasakyan na galing sa itaas. Pero lang na daw. At sumenyas nga si kuya na okay daw. So tingnan nga natin para sigurado. Ayan, lakad Manoy, lakad paakyat. Masakit talaga sa tuhod akyatin ang lugar na ito kasi masyadong matarik. At super init pa. May nakita akong mga construction worker kaso malayo pa sila. Buti na lang may dumaan na nakamotor at dito ako nagtanong. Pwede nila? Pwede? At saan yung tagos nito? Saan yung tagos? Yung ano, yung dulo. Kahit hindi na kami bumalik, ano, doon kami tatagos. Nasa kalikasan. Pwede dito sa gilid dumaan, ano? Tapos pagdating sa dulo, sementado na yan. Ay, hindi pa. Hanggang saan? Hanggang doon pa. Pus. Malayo yung hindi sementado dyan. Hanggang sa taas lang. Tapos pagdating doon, sementado na ulit. Hanggang saan yung mabato, sir? Doon. Hanggang doon. Hindi ba mahirap pakitin? May mga umakyat naman ang motor dyan, ano? Salamat. Ayan, merong ano, rough road dito. Medyo challenging ito. Lalo at akyat. Akyat siya. So, hanggang doon daw sa taas. Rough road. Subukan natin akyatin. Pwede.
ito na nga, nabot natin ang Mapita View Deck. Itong kaliwa, papuntang Daang Kalikasan, at yung diretso ay papuntang Santa Cruz Zambales. Dito sa paanan ng view deck, pwede ka mag-park. Magandang hapon mga Manoy, andito tayo ngayon sa highest point ng Daang Katutubo. So, ito yung highest point. Makikita nyo sa likod ko, overlooking talaga. So, merong view tip dito, kaso merong nag-picture taking doon, sila muna ang bahala sa ano, area. Ayun, ayun yung view deck sa likod ko. So pwede kayong mag-picture taking dyan. So yan talaga yung highest point dito sa lugar na to. Kita mo yung buong area, 360 degrees. So medyo challenging yung paakyat dito kasi napakatarik ng mga akyatin. O kaya dapat yung motor mo dito ay nasa kondisyon pag aakyat ka dito. Lalo na pag may backride ka.